What's up guys? It's your boy, Jicky Boy. Back at it again. At kamusta po kayo? Excited po ako sa pag-uusapan natin ngayon. At ang pag-uusapan po natin is, how do you share the gospel to someone who knows your past? Alam niyo po, marami sa atin ay we feel disqualified of sharing the gospel kasi po dahil sa ating mga past. Alam ko yung feeling na yan, yung guilt, yung shame na kung alam niyo lang yung ginawa ko, no? And we feel disqualified to share the gospel. Pero alam niyo po ba, napakagandang opportunity po na ito. And I will give you 3 tips on how do we share the gospel. And I hope it helps. Number 1, makukuha sila sa to see is to believe. Kaya nga pong maganda dito, no? Yung dating alam nilang buhay mo na kadiri, ngayon nakita nila nag-transform. Yan po mismo ang gagamitin ng Diyos para mag-convince sa kanila na ano nangyari? Paano ka nagbago? Yan po si Jesus. Pero minsan, no, may mga tao na tatawanan ka, 'di ba? Kapag nakita nila, 'di ba dati ganito ka? Ba't ganyan ka na ngayon? Alam niyo po, okay lang 'yon, normal. Actually, that's a good sign na nasa tamang path ka, na pinipersecute ka nila. Pag tinawanan ka nila, nabaduyan, it's okay. Pray for them. Kapag may problema 'yan, babalik 'yan, magpapa-disciple sa iyo. Gusto mo 'yon, you know what I'm saying? Secondly, look forward. 'Yan, lagi po tayong tumitingin sa harap. Marami po sa atin, no? Yung guilt and shame, babalikan. Alam mo yun, parang dati, ganito tayo. Yan po ang panamaan ni Satanas. We have to be grounded sa truth na ito pong past natin, na kinakahiya natin, ito po yung gagamitin ng Diyos para po baguhin yung mga hindi pa nakakilala sa Kanya. You are a new creation. Look forward. And lastly, Jesus is the point. Alam niyo po, minsan yung nagdidepende tayo sa feelings natin as if it's up to us. Pero kailangan niyo pong matandaan, no? Kailangan po nating i-remind ang sarili natin. Yung na nangyari po sa atin, na sobrang dumi natin dati, tapos binago tayo ni Jesus, yun mismo milagro. Hindi po normal yun. So it's not about what we feel. It's not about us. It's about Him. Point others to Him. So don't be ashamed of your past. God is gonna use your past, your messy, messy past, and make it a message to the people. God bless. If you liked and enjoyed this video, we encourage you to please share it with your friends. If you like more evangelism content, please like, subscribe, and follow at the SCSPH on all of our social media accounts. Let's live life on mission!